explain it. Narinig pa rin ba? Preciousjoytaguimacom, you can call me PJ in short. So, bali magi 3 years na rin ako sa real estate industry. So, pangalawang developer ko is SM Development Corporation. I'm one of the international property specialists too under Team ACES. Ayun. So, bakit nga ba ako nag-decide na magpalit ng industry from hospitality to real estate? Bakit nga ba? So, yun yung isa-share ko sa inyo na baka maaaring makatulungan sa inyo na may hanap na ibang field or may gusto pa kayong sunding passion or... So guys, ayun nga, paano ko ba nalaman itong work na ito? So since I have a friend na nag-work sa real estate industry, so nagtanong ako kung may available na slot sa sales and marketing. Noong una, syempre di ko alam na may mga international property specialist pala na lumilipot sa ibang mundo. Kababayan na bang investment sa magpunta dito sa Singapore, ito yung first deployment ko. So hanggang sa after ng Singapore, nag-Dubai na ako, nag-Qatar na ako, nag-US na ako, and madami na rin ako bansang napuntahan. So dahil sa field na to, kumbaga akala ko puro commission lang, puro pera lang. Siyempre, nakapag-travel din ako sa iba't ibang bansa, ayan, nakita rin naman namin ko diba? And then, ang maganda kasi doon is, hindi lang nakatulong para sa akin, nakatulong na rin sa family ko kasi since I'm the breadwinner of my family, yun. Bibigyan din ako ng support na lang yung pinapaaral ko. And at the same time kasi, nung natutunan ko itong Team Asia system, so, ayun, dahil sa Team Asia system, sabi nila kasi sobrang hirap na magbenta ng property. Ayan, sino ba yung bibenta ka natin. So, maraming nag-discourage sa akin. Even though my family and some of my friends, ayun. Sa field na to, kailangan mo talaga ng proper mindset. Kailangan, sabi nga nila, always have to follow and listen. So, ayun, kailangan talagang marunong ka na may start na dito. Gusto mo yung ginagawa ko. So, nahanap ko yung passion ko. So, tinanong ko yung sarili ko, what is my purpose? Bakit ako andito? Ayun. Bakit ako nilagay ni Earth? Actually, pinag-pray ko talaga yung job na to. So, ayun nga. Kaya, umilipot din kami sa iba't ibang bansa to help our kababayan, just like with na maipot yung investment nila sa tamang investment or makapag-invest sila since huling Philippine AFP channel sa Pinas na yun. Ba ako nag-start or nag-build ng network ko? Una, kadalasan kasi inaano ko sa mga client ko yung tiwala, yung kailangan natin. Siyempre, paano nga ba tayo makakabuild ng relationship ng client agent na kagaya? Na to, para na rin kasi OFW, sobrang hirap talaga. Kaya dun yung home seat, at dun yung pressure, kasi may quota. Kailangan mo magkabuild ng production for the month or for this year, ayun. Tapos ang mahirap pa dun, maghahanap ka ng mga kliyente mo, saan mo sila hanapin. So, yung work experience ko, paano ko nag-build ng network. So, ayun, mga marketing strategy ko, nag-listen and follow lang ako sa mga mentors ko and sa mga seniors ko. So, syempre, gusto na kasi ang digital marketing ngayon. So, most likely, dun ako naghahanap ng mga client. And at the same time, yung mga naging una kong kliyente kasi, we have a team agent system na magre-refer sila. Syempre, pag nag-refer sila, may mga
akin yung tiwala and yung strong relationship namin sa mga business partners namin all over the world. Meron kaming halos mga 100 plus na rin na business partners all over the world. Sa industry na to, natuto ako na mag-invest at my early age. So my first investment, stocks, insurance, ayan. So marami na rin. Tapos may mga family business na rin kami. And so far, ang pinakamagandang na-invest ko, yung real estate. So, nabili kong pre-sale yung property ko dun sa number one na vlog na pinapanood ko sa inyo. So, ay kababayan natin na like me sa as a millennial na huwag mag-hesitant na mag-invest. Ayun, ika nga. Afford mo naman, why not na instead of putting all your income sa savings mo, konti lang naman yung kukunin mong part doon eh, para sa real. So guys, nandito na kami sa Korean barbecue. So, ayun. So, ang advice ko lang sa mga young investors, millennials, o sa mga kababayan natin na gusto mag-invest, so, take advantage natin yung buying power natin. Since booming ang Philippine realty ngayon, instead na buying sa mga gadgets or mag-travel tayo, tapos hindi tayo nakapag-invest, so, mas might as well na kahit konting savings yun ang ipunta yun sa realty. So, hindi naman para sa amin to, kundi para sa inyo naman.